ko ha, ulitin ko para may mas may dating, walang dating sa kanya. Nakatulog, pasensya na po. Pasensya. Ako for me, hindi naman ako expert. Siguro masasabi ko na quality is, of course, lahat naman talaga. Pag masipag ka talaga, may mararating ka. And of course, kasama ng sipag yung tenacity and grit. Actually, kinuha ko sa kanya yun kasi idea niya yung tenacity and grit. Yung sipag, syaga, saka dasal. At kailangan makulit ka. Kailangan makulit ka na kahit para sa akin kasi yung minsan sa negosyo ang kailangan mo, kahit hindi niya kailangan. Kahit gumawa ka ng paraan na kailangan niya. Kailangan mo gumawa kahit paano ng need. At yung effort, effort lang talaga. For example, napansin namin na sobrang what works for us is pag nagda-live ako on social media. So kahit medyo busy yung schedule ko, gumagawa ako ng paraan to relay kung ano yung pinakabagong news at mga offers ng Lucky Andrew. So yun ang kailangan. Kailangan maging makulit ka rin talaga sa mga customers mo. Araw-araw. Pero we take it as a learning experience. So the more problems for us, the better. Kasi kung hindi ka magkakaproblema, hindi ka magkakaroon to raise over the bar, di ba? Tumataas ang tumataas yung standard mo. And doon ka natututo. And from there, doon ka gagaling. Yung isang nabigay ng problema sa amin dati, hawak ko naman yung pamilya. So wala na siyang problema ngayon. Relax na siya. Kada negosyo may problema. Meron at kahit gaano kagaling magplano ng isang negosyo, meron at merong darating na unexpected problem. Kahit malatag mo lahat ang planning mo, whether it be for marketing, to financial, to production, meron at merong susulpot na problema na kung magtutulungan naman kayo, eh kayang-kaya din naman. Kasi for entrepreneurship, yan ay maipapasa mo sa iyong mga anak. Ganda! Naiyak ako doon. Oh my God! Parang gumaang yung... Parang huminto nga yung ulan sa sagot mo eh. Maulan kanina bago ako sumagot. Nung sagot, huminto yung ulan. Pataas na nga yung ulan eh. Kasi... Galing mo! De, para sa akin naman, ako I completely agree. It's one of those things na kayang-kaya mong iiwan o ipamana sa mga kapamilya mo, susunod generation. Tsaka para sa akin ngayon, mahirap na yung basta-basta mag-ipon na lang, kailangan may gawin ka talaga sa pera mo. At nagkataon, eto nga Pilipinas, honestly, napakaraming pera ng Pilipinas. Napakaraming. So ang tanong dun is paano gamitin. May isang ad sa CNN, kung di ako nagkakamali, yung for their money show, kalimutan ko. Parang sabi, it's not how much you have, it's how you use it. So yun ang kailangan na pagiging entrepreneur. Dahil yung ipon, grabe yan. Tumataas pala, inflation pala, yari na kagad tayo. So kailangan mo gumawa ng paraan talaga na nasusulit mo ang kinikita mo. Hindi sa akin din naman, hindi naman pang forever itong ginagawa ko. Alam to, alam natin to sa industriya. Hindi naman pang forever to. So, kailangan meron ka pa kahit paano fallback. Para sa akin kasi, swerte ako dahil nagka-diploma ako. So, kumbaga, meron ako sa hotel restaurant management. At pangalawa ako sa kasakali man, yung isang negosyo na kayo kong pagkatiwalaan talaga ang mga partners ko. So, kasi alam ko na one wrong move, pwedeng matanggal na agad ako or hindi kaya last day ko sa industriya. So, at least alam ko may babalikan ako ng negosyo kasama mga taong pinagkakatiwalaan ko talaga. Isa, yung sinabi ko nga, there's so much money to be made na it's all about putting in the effort. Na, kasi syempre, halos lahat naman ng Pilipino may dream umaman. Lahat gustong guminhawa ang buhay, pero hindi lahat ng tao naglalagay ng effort. Ang gusto ng iba, iba lang naman, yung iba talagang binibigay ang 110% nila. Ang iba, pinapangarap nila magkaroon ng negosyo, magkaroon ng mas magandang buhay. Yung iba pinagtrabahuan ng sobra-sobra, yung iba naman inaantay lang. So yun ang pinaka-natutunan ko talaga na kailangan mong gumawa ng paraan. Abangan ang Celebrity BTS sa Bulgar Online!